share to you again how to make chiffon po. Chiffon cake na hindi po nag-deflate. Yes, hindi po nag-deflate. Actually, this chiffon, very simple po yung recipe. Hindi po siya costly. But yet, this is the most technical cakes po so far. So, hindi po alam yun ang nakakarami na chiffon nga lang siya, pero napaka-technical po. Nandyan yung pag-deflate siya, isa naman okay naman. So, marami pong factors yung nag-a-affect? So, nakaka-apekto sa ano natin, sa cakes ng chiffon. Itong i-share ko po sa inyo, sana makatulong po to sa inyo. Maka-help din papano yung mga tips na ibibigay ko po. Like na rin po at saka pa-share and subscribe to my channel, MCD Asia. Thank you po! Okay, for the ingredients po, for the dry ingredients, we will be needing cake flour, baking soda, baking powder, salt, sugar, and sugar, 1 cup sugar for the meringue. For the wet ingredients, we'll be needing vegetable oil, diluted water, linagyan ko na po dyan ng vanilla, and yolk, egg yolks. So, ibig sabihin po ng diluted water, then hinahaluan po natin ng konting milk. So, diluted po siya yung water natin. And then, the egg whites po. So, ayan. So, okay, let's get started. Now, ihalo natin muna yung mga dry ingredients. So, ito yung flour, the baking soda, baking powder, salt, and sugar. Lahat na po ito ay nakasip. So, dapat isisip natin para yung mga unnecessary dun sa dry ingredients hindi natin ma-include dito. So, we will mix this para mag-incorporate. So, after this, mamix na natin na maigi. We will make a hole, parang butas sa gitna, kung saan natin ilalagay yung wet ingredients. Ihahalo natin yan mamaya. So, first, kawa tayo ng hole. I can use this one. Para siyang ganito. May butas sa gitna. Okay, now we will add the yolk, egg yolks. Here, sa gitna, sa middle. We will use a rubber scraper para yung mga tira dito ma-scrape natin. Para wala naman sayang, di ba? Lahat ngayon ay mahal. So, dapat hindi kayo magsasayang. So, okay. And then, yung diluted natin na milk and water, I already put here vanilla. So, kaya ganyan ang kulay na. May vanilla na po yan. And then, our vegetable oil. For the exact measurement po ng ingredients, I will put it in the description box. You can check it later after watching my video po. So here, nandito na po, I'm sorry. Here, nandito na po siya. Lahat yung mga wet at saka dry. So now we will mix it carefully. Kasi sabi ko nga, yung chiffon ay ang very simple na recipe, yet very technical po siya. So we have to be careful in mixing. Dapat timing yung pag-mix natin. And, kasi madaming factors po yung nakaka-apekto sa chiffon. So, minsan nag-deflate, hindi. Minsan hindi naman. So, minsan nasa eggs, minsan sa pag-whip natin ng meringue. Pag na-over-whip natin, like, masyadong siyang stiff, marami siyang air. So, maraming factors po.
So I have done this many times, but palagi din po ako nagkakaroon po minsan ng nagde-deflate okay, yung mixture ko. Maraming ano times naman na maganda yung ano ko, yung mixture ko. So pinapakita ko po sa inyo at well, maybe this will help you somehow. Okay? Kung sino man nakakaranas ng ilang beses na nagde-deflate yung mixture, hope maka-help po ako sa inyo. So we will start mixing this one. So sa gitna po tayo magmi-mix. Okay. So hanggang mag-incorporate po lahat yung wet at saka yung dry ingredients. Okay. Huwag lang natin masyadong i-over-mix yung pag-bake kasi minsan nag-create din po siya ng maraming bubbles. So pag marami siyang air, isa din sigurong factor yon na nakakapag bagsak ng mixture natin. Kumbaga, tama lang na pag-mix yung ano gawin natin. Basta importante, all ingredients are well incorporated. Yun po yung pinaka-importante. Okay. We'll keep doing this until nga ma-meet natin yung hinahanap natin na consistency ng batter. Okay. Okay, so ito na yung ano natin, meringue. I-mix na po natin, but gradual lang po. So hatiin natin ito into 3. Okay? So yung pag-mix po natin, i-fold lang. Fold lang po ito. Hindi po dapat i-gaganon. Kasi isa din yung factor kung bakit nag-deflate yung mixture natin. So, ingatan po. O kumbaga, aalagaan natin siya. Ganun ang chiffon. Masyadong very fragile. Maselan siya eh. So, mix lang natin to. I-fold in lang. Fold ng fold.
Okay, so well incorporated na yung mixture natin, yung merang at saka yung butter. So nagprepare na po kami ng 8 inches na pan, round pan. Naka-grease na po ito at may parchment paper na po sa loob. So importante naka-grease po siya ng maigi para pagtanggal natin, hindi naman didikit yung cake doon sa gilid, di ba? So we have 3 8 inches around here. Okay? Okay, so our chiffon cakes are now ready for baking na. So we will bake this around 50 to 60 minutes or more than that. So depende po sa oven natin na ginagamit. So we can adjust na lang after 50 minutes kung ilang remaining time pa yung ilalaan natin for baking. Okay guys, papakita ko po sa inyo kung ano yung tip na i-share ko sa inyo sa pag-bake ng chiffon. Na hindi po, yung may iwasan po natin yung pag-preplate. Okay? So, ipapreheat natin, antay natin ng 350 degree Fahrenheit. Okay? So, inaantay lang natin. And then, naglagay po ako dyan ng tubig. Ayan. Water po. So, ano ang purpose ng water? Actually, pag naglagay tayo ng tubig, pagtanggal natin sa cake natin ng chiffon, hindi po siya babagsak. I-try nyo po. Maraming beses na ako nagsubok na may water dyan, hindi po siya nag-deflate yung chiffon natin na cake. Okay? So, yun po ang i-share ko sa inyo na